enter the password. Yon ang title natin, Nesprit. At explain ko na rin, Nesprit, kung ano yung sabi kong yon. Girls, ganito ang gagawin ninyo. So, kukuha kayo ng mga kawi kahoy, bubutasin nyo lang ganyan, na parang sa mukha ko, kailangan pantay-pantay. Ganon. So, Esmen, eto siya. Kala ko gagawa kami ng door. Kasi nga, enter your password. So, akala ko gagawin kami ng pintuan, magde-design kami ng pintuan, ganun. Okay, so ganyan bali yung magiging finished product nyo. Basically, kailangan nyo gumawa ng isang door window. And when we say door window, basically, this has an intricate design at kailangan ng paghuhulma. And meron tayong machine dito that you can use para mahulma ng husto ang kahoy. Whoever is able to make the door window with an intricate design the fastest wins 5 points. At kung sinong matatalo, may pa 3 points naman. Sobrang kinakabahan ako kasi ang daming instructions. Nung tinitignan ko yung bintana, parang imposible naman na magagawa. You know naman, when a door closes, there opens a window. Ano, ganun ba yun? Something like that. Oh, how about it? Ah, okay. Hanapin lang naman pala namin yung mga parts ng wood. Tapos may gagayahin kami. So parang, okay, sisiw. Kaya na yan. Okay, bet mo ba to win-win? Bet na bet. Bet na bet. Nabawasan ang pagka-bet. Okay, how about you, Mayton? Bet mo ba to? Bet na bet na bet. Ayun! Naidagdag sa kanya. How about it? Let's see kung kanina talaga mapupunta ang 5 points ni Mayor. Okay, let's get ready. Get set. Go, girls! Come on! So, ito. Binigyan kasi ako ng instruction na para siyang Lego type. So, kailangan yung may mga butas na kahoy. So, lahat ng kahoy, inisa-isa ko, talagang hinanap ko yung may mga butas. Tapos, kinuha ko na lahat. Nakaka-panic, ha? Gano'n ba katagal yung time limit? Mentally, nasa-stress na ako dahil may time limit. So, doon ako na rarattle. Alam ko na, gets ko na. Okay. Stress. 1, 2. Pare-parehas yung itsura ng mga woods, pare-parehas yung kulay. So, medyo nataranta ako sa part na yun. 1, 2, 3. Nasaan yung isa? Naka-time kami. Pabilisan eh. Siyempre, gusto mo makuha mo kaagad yung mga gamit at magawa, mabuo mo siya kaagad. Yung totoo, patang hirap. Ayun. Sana yung isa. Pero medyo nalito ako kasi ang dami magkakamuka. So natagalan ako ng konti dahil yung last piece, hindi ko makita. Somebody help me! Tumagal ako dun sa kakahanap kasi masyado kong inisip yung time limit. Pag di ko nahanap, patay! Oh my God! Nagpanik ako na naghahanap ako pero hindi ko, wala sa isip ko kung ano yung hanap ko. Ayan! Galing-galing mo talaga. Isa pa, kuya, dali. Saan? Isa. Ayun. Stress. May gagayahin naman kasi, so yung pagbuo medyo madali na. Kasi stress ako. Kasi masakit siya sa kamay. Nakakatakot siya. Tama po ba? Tama po ba yung ginagawa ko? Sorry! Para mabuo yung window, kailangan mo muna ipunin lahat ng kahoy. Tapos kailangan pare-parehas sila ng sukat. Pag napansin mo na na pare-parehas ang sukat, kailangan pagduktong-duktongin. Eto kuya, ayaw na mapasok. Carry lang yan. Ay! Sige. Parang mas mabigat pa to kaysa sa akin. Mabigat pa to kaysa sa akin. Well, hindi ko naman first time humawak ng hammer. Kasi before, nung high school, meron naman kaming HE na gagawin naman namin yun. Pero this is different kasi talagang kailangan malakas ka. Fairness, parang hindi ko first time humawak ng ganito. Masaya siya. Hindi po marunong magmartilyo. Ay, marunong pala. Oh.
may mga butas yung bawat wood eh. Kailangan mag-fit dun para buo na siya. Papakuin. Pupukpukin, actually. Hindi naman kailangan ng pako. Sobrang init. Grabe yung ano, yung yero. De, okay lang. Madali lang naman. Hindi naman sobrang Yung init ng araw definitely affected my performance kasi grabe talaga yung init. Sobrang pinapawisan ako. So, imbis na nagagawa ko yung trabaho ko na maayos, medyo conscious kasi ako, inaamin ko naman maarte talaga. I'm very maarte. Kailangan lagay tissue, ganyan. Paint tissue. Tapos, continue na. Nung time na sobrang init na, naku-conscious na ako. Pwede po bang humingi ng tissue? Bawal. After a while din, naisip ko, kailangan ko tapusin. Na may challenge, I can't give up. Ay! Nasira! Mali. Mahirap. Ay! Hindi siya pantay. Ba't ganun? Eh, di ba ang wood, pare-pares lang naman itsura niya. So, malay ko ba na dapat naka-right side siya o naka-left. So, doon medyo nagka-problema ako din. Haggardness? Ay! Hindi ko pala alam na yung wood, meron din palang certain way na kailangan mong ilagay. Ayan, okay. Mali. Pag ganun, pwede tanggalin. Nahuli ako dun sa last part to wood. Yay! Woo! Paano ko ito haanuhin? Mapuputol yung kamay ko. Medyo nahirapan ako kasi may soap pa dun na kailangan naming i-handle. So medyo natakot ako. Nagpatulong pa ako kay kuya doon. Yun, first time yung lagarin. Nakakatakot siya kasi baka mamaya masugata ko yung sarili ko kasi mahaba. Tapos hindi ko alam kung paano gamitin. Okay. Tapos, so after ma-assemble, meron ng machine. Yung parang kailangan naming i-design na yung loob ng window. Masyado ka kasi pa-sweet. Wow, ganun ba yun? Hindi pwedeng, porket feeling mo hindi na komportable, give up na. So kanina, yun lang yung tinatry kong paikot-ikot sa isip ko para matapos ang challenge. Tingin nyo aabot kayo isang taon? Tingin nyo po? Yung mga mukhang martilyo na kahoy, ipapasok mo dun sa butas, tapos kailangan ilagari. So, dun ako nahirapan kasi ang laki ng lagari. Buong katawan mo na gumawa ganun. Win-win! Ako, yari ka sa akin. Kailangan mo siyang i-navigate talaga. Tapos, kailangan pantay. Kasi pag hindi siya pumantay, crooked yung mga lines na gagawin. So, papangit siya. Mabigat siya. Lahat ng ginagawa namin mabigat yung ginagamit naming material. And scary din. Kasi syempre, pag mali yung pagka-handle mo dun, pwede kang masugatan. Ang hirap! Tanda mo, meto ni oras tayo. Ang hirap! Kailangan yung apa at tatlo. Sabi nila may sense of frustration daw na ginagawa ko yung feeling ko, I'm just so scared to fail. Nakakaya kasi bintana na lang, hindi ko pa magagawa. Tapos nandun pa si kuya. Konti pa. Meron pa sa gilid to, oh. Alam mo, kahit pawisan ka, maganda ka pa rin. Huwag ka mag-alala. Saan pa? Ito pa, ayan, ang gilid na yan. Go. Puhos ang pecha na. Ano ito? Eh, si kuya, medyo perfectionist. Paano yung lapat? Eto, ganyan? Ganyan ba siya? Yes! Open! Para akong nalilig sa pawis. At yung pawis ko, sobrang pawis, pupunta siya sa mata ko. Mahapdi na siya. Ganun na siya. Ganun ka-intense. Lapat!
sa mata? Nung nakita ko yung finished product ng window ko, I was confident na maganda. So tapos na ni Mayton at ni Winwin ang first challenge nila dito sa BetMoba. Palakpakan naman natin sila. Of course, para may magsuri talaga ng kanilang gawanan dito si Sir Jojo at si Sir Lando. Yes! Bukod sa pagtulong sa kanila at pag-guide sa kanila, syempre parang teacher din, susuriin ang kanilang gawa. Correct! Come on, how about it, Kuya? Paano ba? How can I do, Kuya? Oo Jojo, nga, i-rate mo na si... Dalawa. Right. Dalawa rin. Mayroong hindi inabot. Aha. Sinabalikan. Ayun. I was a bit proud kasi hindi ko naman nakita talaga errors. Yung errors ko kasi maliliit lang. Sabi ko sa'yo, perfectionist lang talaga si Kuya. Si Kuya'ng nag-guide. Kuya, sige, push mo yan. Ito ang masasabi ko, may konting mali po talaga. Okay. Push mo yung pakonte. Tama. Mali, tatlo po ang mali. Happy pa rin ako. Akala ko more than 3 mistakes yung meron ako. So parang, yes, tatlo lang. Pero nung nakita ko yung kay Mayton, ang ganda din. So naisip ko, ay baka... Makapanalo na si Mates. But at the end of the day and at the end of the first challenge, of course, may makakatanggap ng 3 points. At meron naman tatanggap ng 5 points. At yun ay si... Kumaring Terry! Ay! Wow! Pabisa na siyang win! Ayun! Ang galing! Ang galing! Bet mo ba? Bet! Bet!